Showbiz fanatics, Alden Richards, abay iniintrigang may kasama. Naspatang may kasama sa Thailand. Sino nga ba ito? Ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. And for today's video, ilang araw lamang po ang nakakaraan nang mabalitaan natin na si Catherine Bernardo ay nagkaroon po ng racket or umalis patungo ng Bangkok, Thailand. Last May 25 ay nailimbag po ito ng Abante Tonight. Nag-shoot ng shampoo commercial si Catherine Bernardo sa Bangkok, Thailand. Bagamat 2 days lang siya doon, May 19 and 20, may late post din siya sa Instagram. Ang caption ay quick work trip in BKK or Bangkok, Thailand. Sa mga nakapost sa larawan ay makikitang nagkakasiyahan ng team ng aktres habang sila ay nagbabiyahe. Walang binanggit ang aktres o detalye kung anong work ang ginawa niya sa Bangkok. Pero ayon sa source, nakabalik na siya nung Thursday. Late talaga siya sa pag-post sa IG. Yung naka-t-shirt siya, yun yung papunta siya sa BKK. Kung naka-long sleeve, nung naka-long sleeve naman siya, pabalik na po siya ng Manila. So, recently nga ay yun yung mga nagsispread na news, ano. And then, ngayon po, nung nakabalik na siya ng Bangkok, Thailand, nabalitaan naman natin na si Alden Richards naman po ang pumunta ng Thailand. So, marami pong nagsasabi na kung late po ang mga post ni Alden at ni Catherine, dito po sa sabi nga Instagram, kasi ganun po talaga sila mag-update. Hindi sila parang ngayon nangyayari, ngayon din ipopost. Hindi. Minsan nalilate po yan ng ilang araw, ilang buwan bago nila ipost. Minsan naman nagpo-post din sila ng ilang mga updates, yung month long na nangyari po sila sa kanila for the whole month ng May. Ganun. Pero this time, kasi iniintriga po itong si Alden Richards na namataan daw di umano usap-usapan ngayon sa ex na dating Twitter na meron daw di umanong kasama si Alden Richards sa Thailand. Pero sa mga videos po na napanood natin at nakalap natin, katulad ng napapanood natin sa screen, ang tangi lang natin nakikita dito yung kanya pong kasama palagi, yung kanyang road o yung PA niya na si Mama Ten. And then kasama niya rin ang ilan sa mga tourist na sa Bangkok, Thailand, kung saan ay dinaanan po niya ang isa sa mga kilalang street foods dito po sa Thailand. Yan talaga yung pinupuntahan ng lahat ng mga Pinoy kapag nagpupunta ng Thailand. Dito po iniintriga ngayon si Alden Richards sa Twitter or X na meron daw di umanong kasama si Alden na pilit niyang tinatago. Pero base po sa mga angulo na tinitingnan natin, eh tila baga mag-isa lang si Alden kasama si Mama Ten, yung kanilang tourist na kasakasama para po hindi sila maligaw sa Thailand. Yun po yung, and then may mga babaeng nagpapapicture sa kanya doon, pero wala po tayong any person na hindi natin kilala or kilalaman natin na kasama niya, kasi iniisip ng ilan na magkasama daw di umano si Catherine at si Alden dito po sa Thailand. Pero malabo po kasi mangyari yon. Malabong magkasabay si Alden at si Catherine sa Thailand. Kagagaling lang sa Thailand ni Catherine Bernardo, and after a week si Alden Richards naman ang lumipad pa Bangkok, Thailand. Tanong ng Catden fans, bakit hindi pa sila nagsabay para naman maging masaya ang kanilang mga puso? Sabi po ng balita, malabong magkasabay si na Catherine at Alden sa paglipad ng Bangkok dahil trabaho at TV shoot or TV commercial shoot ang ng mga ini-endorse nilang produkto ang kanilang ipinunta roon. Hindi matutuwa ang may-ari ng produkto kung may plus one na kasama si Catherine o si Alden na wala sa listahan at hindi authorized na makasama. By this time, nakabalik na si Alden from Bangkok at balik taping siya ng pulang araw. Sigurado namang makikita sila ni Catherine. I wish na lang ng Catden fans na muli nilang pagde-date may makakuha ng photo at i-post para sumaya at muli silang kiligin. Actually, makikita na ng fans na magkasama si na Alden at Catherine kapag tinanggap ang award nilang box office hero sa gaganaping the 70th Eddie's Award sa July 7. So, doon po natin sila aabangan dahil magkakasama po sila doon. Samantalang, waiting pa naman, or ang award, Catherine,
Ang award ni Catherine ay para sa A Very Good Girl at ang kay Alda naman is 5 Breakups in a Romance. Samantalang waiting pa rin na rin ang Kat Den fan sa gaganaping GMA Gala 2024 sa July din daw ito. Kapag dumating si Alda na kasama si Catherine, confirmation daw yon na sila na at hindi na lang sila basta may mutual understanding o MU. Siguradong hindi lang fans ang mag-aabang kung sino ang date ni Alden sa nasabing event na pwedeng umaten ang Kapamilya Stars. Wow, yun yung pinaka good news po ngayon, diba? Kasi malapit na po kasi ang GMA Gala. At alam naman po natin na nagkaroon na ng parang collaboration ng ABS-CBN at ang GMA. So, pre na pong umaten ng Gala Night ang mga taga ABS-CBN talent or ang GMA talents. Pwede nagsasama na sila eh. Ilang events na rin po talaga na nagaganap yan. So, abangan natin yan if itong si Catherine ay makikita natin during the Gala Nights. And for that, tayo po ngayon ay magbabasa ng ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Let's start off with Mr. Renato Hosayan. Hindi talaga malilimutan ang kagaguhan ni Daniel sa relasyon nila ni Kat. Hindi talaga malimutan. Totoo, naiyak ako sa awa kay Kat. I do admire and love her much. Ayan. Kasi yung dun po sa nangyari po kasi sa kanila, wala po ni isa sa kanila ang nagpaliwanag sa publiko kung ano ba talagang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Ngayon, syempre, talagang ang lahat ng sisi ngayon ay pupukol ngayon dito kay Mr. Daniel. Yung iba naman na mga baka Daniel, si Catherine naman ang sinisisi dahil nakahanap na daw si Catherine ng bago. Ang bilis daw. Sabi naman po ng isa pang commentator natin, sabi ni Sisi Sormok, ayan, sabi, I was Catriel fan before too, pero unti-unti hindi ko nagustuhan ang treatment ni Didge kay Kat. Sinasapawan niya si Kat sa mga interviews at pinapaya at times. The final was nung tinawag niya si Kat na epal sa isang interview at kinumpara ni Didge si Kat sa aso na si Summer. Mabait na anak at kapatid si Didge and maybe mabait siya na friend, but he took Kat for granted, especially wala siyang remorse pag iniinsulto si Kat sa times kasi tumatahimik na lang. Sapo, sabi niya, but he took Kat granted, wala siyang remorse, iniinsulto ni Kat si Kat times kasi tumahimik na lang si Kat, and yes, mas mahal ni Kat si Didge kesa ini-endure niya yung for 11 years. I'm happy that Kat had moved on and I pray sana naman maging maingat siya kay Alden. Kung si Alden na ang tinadhana sa kanya, sana makatagpo din si Didge ng babaeng para sa kanya. Praying for everyone of them. Ayan. So ito po yung kanyang positive comments patungkol sa kanya pong nakikitang healing process and moving on era nitong si Miss Catherine Bernardo. Ano, lahat naman po ata ng mga fan ni Catherine gusto po talaga yung talagang dumating na po yung punto ng buhay niya, 'di ba, na nakapag-decide na po siya. Sabi pa po ng isa, hi ma'am, bata pa sila noon, si Daniel D yung true love. Katniel ako noon, pero ngayon, pinagtagpo at tinahadhana ni Lord ang Kat din. Masaya na ako para sa kanila. We love Kat din. God bless you both and your family. Ayun. So, ito naman yung kanyang, ito yung mga Katniel shippers. From Katniel to Kat din. So, ang tawag sa kanila ngayon is Kat din shippers. Kasi marami talaga mga nagsiship na from Katniel fans to Kat din. So, di ba parang, kung saan sila talaga sasaya, suporta na lang natin, wag na lang natin silang siraan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!